Isa siya sa mga kinikilalang OPM icon ng ating bansa. Nakilala siya noong early 90s dahil sa kanyang hit single na Ikaw Lang, na hanggang ngayon ay pinapatugtog pa rin at itinuturing ng isang OPM classic. Ilan din sa mga napakilala niyang mga awitin ay Tulog, Heaven in Your Smile at Yakap. Taong 2013, under Viva Records, inalabas niya ang kanyang album entitled Ikaw Lang, Habang Buhay. Kasama ang carrier single nitong Babe, I Love You. Oh babe, I love you. Wala na ngang iba. Dito sa puso ko ay tunay kang nag-iisa. Sa akin ay ganon kalin. At ngayon, naghahanda para sa isang iconic concert ang 8 certified OPM artist kasama si Chad Borja. Siguradong dadalhin tayo sa ating mga nakaraan ng Hashtag Love Throwback. Habang buhay ko, ikaw ang iibigin. Sana sa akin ay sa akin, mahal naman kita. Tunay ito aking sinta, hindi kukubas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kita talaga. Lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ako kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito iyong inangkin. Ikaw lang ang tanging minamahal ko. Huwag makinig man, ikaw lang naman na wala ng iba. Sana ay maniwala ka na. Tunay ito aking sinta, hindi kukubas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kita talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ako kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin.
Swabing, swabe. I love it. Ang lamig-lamig. Well, it's nice to be back. Ang poging-pogi ng kumanta at nung kanta. Next to you. Oh. Alam mo, naalala ko talaga kanina, syempre pumasok siya. Kunyari, parang ganun lang ako. Pero alam mo yun talaga, gustong-gusto ko yung song ni Sir Chan. Yeah. hindi gusto ng parents mo. Ikaw talaga. Ay, hindi! Mukha lang po talaga akong bata, pero napanood ko kayo noon. Bira yung umaamin na ano, di ba? Umaamin. Ako, aminado ako. Aminado. Tagos hanggang sa makabagong panahon ko. Namin. Gusto ko yun, yung para isang Sunday variety diba? Show na papanood ko sa Sir Chad noon. Kasi gusto ko yung song na yan. Thank you. Thank you so much. Gusto ko kasi yung lalapit sa'yo. Lalapit. Sabi si Chad, bata, mga 18 years old. Bata akong fan. Si Chad, pwede ba picture ka? Picture. Tapos sabi niya. Gustong-gusto. Gustong-gusto ng nanay. Si Chad, matutuwa talaga ang nanay ko nito at saka daddy ko. Papakita ko sa nanay at sa tatay ko itong picture. Hindi lang nanay ko matutuwa ako. Natutuwa ako. Super. At saka itong mga ka-Facebook natin. Kaya naman may mga katanungan sila para kay Sir Chad. Pero mamaya makakasama pa natin Sir Chad sa ating music corner. Yeah. Ito, pagbigyan mo natin mga ka-Facebook natin. Sabi dito ni Angelica Herrera Panganiban, as an OPM icon po, ano po ang nakikita nyo sa musikang Pilipino sa susunod na henerasyon? Aba? And in your own way po, paano nyo po mas lalong palalakasin ng OPM? Huh? Thank you po. Stay young, Sir Chad. Well, thank you. And sa palagay ko, malaking bagay ang may magpapasimuno. Kasi personal opinion ko, ang OPM ay ngayon, no, may ginagawa tayong pagpapalakas. Pero malakas pa rin ang influence ng aminin na natin, malakas yung influence ng western, di ba, foreign songs. So I think it should start. I think the government should also play a big role, and di ba, kasi kaya wala tayo lang, walang nangyayari. Yun ang sa tingin ko. And maganda rin yung maraming influence, like yung mga anak natin na influence ng iba-ibang passing artist, kasi daming magagaling eh. Pero iba yung pinagdaanan namin, or yung sila Rico J, yung di ba? Pag nag-aaral ka ng kanta, kailangan mong i-cassette o reel, dati pa, bakit? Ngayon, i-rewind galing gamit ang pencil. Ano bang kakantahin mo? Tapos, di ba, YouTube ka na, pati lyrics sa harapin. Dati, ako inaabangan ko pa sa radyo. Pag piniplay ngayon ng 10 o'clock ng umaga, bukas pa play ulit yan. Kukunin ko yung lyrics at saka i-record ko sa cassette. Ganon kayo. Yeah. Tapos, ang sa akin naman, we will always continue yung sana yung mga writers, no, yung mga di ba, ang daming magagaling na writers, songwriters. Sana hindi sila magsawa, na kasi yung iba mawawala na ng pag-asa pag medyo ano bang pupuntahan ng ating gagawin. So I think hindi sila dapat mawalan ng pag-asa, kasi alam ko merong mararating kung magtiyaga lang tayo lahat. Correct. Nakaka-inspire naman. Lalo na ngayon, no, ang dami ng mga songwriting competitions na mas lalong nakakapag-push ang mga OPM writers na, songwriters natin, na mas gumawa pa ng mga magagandang awit. Ayan, ito naman, isa pa. Ang isa pang tanong ng isang nag-post ay si Regine P. Mergenio. Sabi niya, "Hi Sir Chad, kung may pagkakataon po kayo na makaduet ang isang female singer, sino po yon at bakit? Thank you po. Babati nga po yung mga friends ko." At dito si Luisiana sa Luisiana Laguna. Aba, kala ko sa Luisiana. Ako rin eh. Maganda nga po po sa inyong lahat dyan sa Luisiana Laguna. Yan, kagagaling ko lang doon. No? And, I don't wonder. Okay. Ang gusto kong ano ba? Hindi sino? Na kasi hindi niya sinabi kung foreigner or local. Siguro dalawa. Oh. Sa foreign, sino, kung sa local. Sa foreigner, of course, I won't settle for less. Of course, Miss Barbara. Ay, sabi niya. Naramdaman ko 'yun ang pipiliin diba? Ni Sir Chad. Yung finally found someone. Yeah. So, yun, mga ganung kanta. Tapos sa local naman gusto ko si, actually parang international rin kasi sa ang datingan niya. Si Miss Leia Salonga. Wow. Yes. Yeah. Dream, sabi lang naman, ano na naman, di ba?
Dream lang naman. Baka, balay mo. Diba? Aba, malay nyo. Tawagan kayo ni Miss Leia. Dream niya rin yun. Galing naman kayo, Miss Maritas Araga. Hi po. Ano po ang inspirasyon nyo sa awitin nyo pong Ikaw Lang? Honestly, when I did that song in 1991, ang nasa isip ko yung kung paano ako lumaki. Kasi I grew up, mahirap lang po kami. Mahirap lang kami. And parang doon ko hinuhugot yung aking yung inspirasyon, yes, yung pag may mga challenges along the way habang, o diba, dumaan pa ako sa iyak, yung mga ganyan. So doon, yung ang inspirasyon ko is my family. Yung kasi my father died when I was 12 years old. And sa, nagsarili akong magsikap. Hindi, kasi nung panahon na yun, hindi mo pwedeng sabihin na girlfriend mo, o kasi bata pa ako noon. I was 21 years old. And that was 1991. Bahala na silang magbilang. Nagtotrowback tayo. Nagtotrowback ito. Bahala na silang magbilang. So, yun. Eto. Eto naman, galing kay Cherisme Akuzena. Akot. Akot. Aba naman. Akot ako. Alin po ang may tuturing nyo po na great achievement o achievements nyo po bilang isang artist? Yan. Ambag siguro sa music industry. I think yung kahit pa paano ay mayroon tayong kahit saan ka pumupunta may naitatak. Oo, naitatak lalo yung kantang. Pag sinabi, uy, di ba yan yung minsan nga sinasabi, di ba ikaw yung kumanta ng Ikaw Lang, hindi pa ako kilala. Pero alam niyo song. Di ba sa'yo yung ano, sa'yo yung kanta, yung Ikaw Lang. Yung, buti din nagsabi, di ba kay Martin yan? Totoo yun. So I think that's isa yun na maiiwan ko na legacy. True. Na kahit tumanda ng tumanda tayo, nandyan lang yun, nakatatak na yan eh. Kali. So in fact, naka ilang remake na yung kanta. Dami. Sino-sino na nag-remake niya? Oo, kung sana tinanong niya ako kung ano ba ang gusto mong i-share sa... Kasi mahilig ako sa puno. Puno! Trees. I love trees so much. In fact, hindi exaggerated, ang dami ko nang natanim na puno. Wow! Yun. Born puno, with a green trees. Thumb! Hindi talaga. Totoo yun. Siguro more than almost like 1,000 trees. Wow, ang galing. Totoo yun. Kahit hindi na tinanong, pero sinabi ko. Na-share mo na. Trivia! Global warming, di ba? Oo. Parang lumalabas. Kahit may share tayo. Correct. Environmentalist ang dating. Oo nga. After, nangyari yun after ako nagkasakit yun nangyari, nagkaroon ako ng love. Sa environment. Yes. Nature. Nature. Anyway, nako, mamaya makakausap pa natin, makaka-interview pa natin si Sir Chad. Marami pa kami pag-uusapan, pero syempre, alam ko na bitin kayo sa awit ni Sir Chad, kaya naman DJ Batoinks. Siyempre, gusto ko mapakinggan pa isang awitin. Bago natin siya kausapin sa Music Corner, yes, ladies and gentlemen, isang iconic artist. Malupet hanggang ngayon. Tumatagos ang musika niya sa atin. Ladies and gentlemen, once again, Chad Borja. Alright! Ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Kahit na ikaw pa ay lumimot, mundo ko'y tutuloy sa pag-ikot. Ang bituing akala mo'y naglalaho,
ulap lang nakatago katulad na pag-ibig mong mapaglaro. Di ba sa simula't sinabi mo walang matitiyak, kaya't ligaya habang kapiling mo'y isipin di magwawakas. Di kita pipigilan kailanman magbago ng isipan habang kapiling kay ligaya'y walang hanggan. Lalo na't ikaw pa lang ang minahal, simula't katapos ay ikaw lamang ang nagbigay kahulugan sa aking buhay. Di ba sa simula't sinabi mo walang matitiyak, kaya't ligayan habang kapiling mo'y isipin di magmabakas. Di kita pipigilan kailanman magbago na